Hello, hello, magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon, magandang gabi, o magandang tanghali kung anong oras niyo itong papanood. Eh, sana okay kayong lahat. And today is Sunday, so walang ganap. Kaya nais kong mag-share sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko or ginagawa namin as family kung paano namin sinimulan yung aming jam shop. But before that guys, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, please subscribe and hit the notification bell para updated ka sa ating mga next videos. So ayan guys, umpisahan na natin. Okay, wag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Number one, lote. Kailangan mayroon kang lote guys. It's either bibili ka or mag-uo pa. And pagka nakakuha ka na ng lote or mag-uupa ka, kailangan mo siyang i-check kung matao, malapit sa kalsada, or kung anong status guys. Kasi yun yung pinaka-importante talaga na malapit ka sa mga tao. Number two, kailangan ma-check mo yung lote or yung uupahan mo kung meron siyang papel. Ano yung papel guys? Yun yung titulo. Kasi kapag ka, ang lupa or yung lote na uupahan or binibili natin, di ba? Unang-una nating tatanungin kung may papel. Bakit kailangan yung papel sa junk shop, guys? Kasi ang number 3 natin ay kailangan magkaroon ka ng business permit or una barangay permit. Tapos, next nyan ay mayor's permit. Kasi, hindi ka makakapag-operate kapag ka wala kang ganyan. Yun yung kailangan mong gawin muna. Number 4, kailangan alamin mo lahat ng uri ng kalakal. Lahat-lahat guys, wala ka dapat palalagpasin. Kung kinakailangan mong pumunta sa mga malalaking junk shop para aralin, magtanong, magdala ka ng listahan, lahat-lahat ng mga kailangan mong malaman, doon ka mag-aaral. Kasi yun yung ginagawa namin guys. Bago kami nagsimula, pumupunta kami sa iba't ibang junk shop. Inaaral, nagtatanong lahat ng mga ideas kasi alam nyo guys for sure kapag pumunta ka sa kanila magsishare yan ng mga ideas nila kasi tayo mga Pilipino guys gusto natin na makatulong. So dahil doon yun yung experience namin, pumunta kami sa iba't ibang junk shop, nagtanong, inalam lahat, wala kaming pinapalagpas kasi pag nag-umpisa ka maraming trial and error dyan, maraming mga reject, maraming hindi pala nabibili. So kailangan mo talaga munang aralin kasi aanhin mo yung lupa, aanhin mo yung bodega, kung hindi mo naman alam ano yung mga bibilihin mo na iba't ibang uri ng kalakal. So ayan yung pang-apat na kailangan nating. Number 5 ay price. Lahat ng uri ng presyo, simula sa bakal, plastic, papel, karton, mga kaldero, aluminum, ano pa ba, mga kubak-bak, malutong, ano pa ba, hindi ko na masabi kung ano pa yun. Basta lahat ng uri ng kalakal, kunin nyo lahat ng presyo. Kasi doon nyo ibibase kung magkano yung bilihan nyo. Halimbawa, ang bakal ngayon, dahil bumaba, ang bakal ngayon ay 15. So, pag pumunta kayo doon sa pinagtatanungan yung mga malalaking bodega, malalaman nyo dyan yung price kung magkano. So, pag binagsak nyo doon, ibibase nyo kung magkano yung bilihan nyo dito, kung magkano yung ipapatong nyo, kung magkano yung itutubo nyo sa bawat kilo ng kalakal. So, lahat ng price list, kailangan nyo talagang alamin kasi doon na kayo magsisimula at doon na kayo kikita. And number 6 ay mga timbangan guys. So kailangan natin sa junk shop ang mga malalaki na timbangan. So kami meron kaming 100 kilos, meron kaming 60 kilos at meron kaming 20. And meron din kaming baskula. Kasi merong mga customer na
lagpas 100 yung dala na bakal, hindi kaya ng 60, so hindi kaya ng 100, so meron kang option, meron kang baskula. Kung meron ka namang, kung lagpas naman sa 60, meron kang 100. So yung 20 kilos guys, dun yung titimbangin nyo doon, yung mga metal, mga kaldero, mga TV board, lahat-lahat ng mga metal doon nyo, yun yung gagamitin nyo. So, tandaan, baskula, 100 na kiluhan, 60, 20, or 10. Nasa inyo na yan kung ano yung gusto nyo. So, yun yung ating pang-anim. In last guys ay puhunan. Syempre, kailangan natin ng pera para sa panimula. Pero guys, alam nyo, simula pa lang sa lote, sa mga permit, sa mga timbangan, sa mga gagawin nyo, pag-collect ng mga prices, pag-alam ng mga kakalakal ay pera na yung kailangan kasi may transportation kayo, babiyahe, ganito ganyan. So, kailangan alamin nyo kung magkaano yung kakayanin yung pampuhunan. Pero kami guys, nagsimula kami talaga ay 100,000. So, sapat na yung 100,000 para sa nagsisimula. Or 50. Kasi hindi ka pa naman masyadong matao, hindi pa masyadong malakas. So, dyan ka lang muna sa pinakamababa sa 50. So, dyan sa 50, hindi ka kaagad-agad, never ka kaagad-agad. Hindi mo agad makikita dyan yung income kasi marami ka pang mga ilaless dyan. So, ayan guys, yan muna yung tips na nais kong ibigay sa inyo. Inasahan nyo sa mga susunod ay marami pa tayong pag-uusapan. So, that's it for today guys. And I hope na patuloy nyong suportahan ang aking YouTube channel kasi sa mga next ay malalaman nyo paano yung makitaan natin. So, ayan. Thank you for watching guys. Bye-bye!